Sa kabila ng babala ng otoridad, ilang deboto pa rin ang nagsama ng mga bata sa prosesyon ng itim na Nazareno. Ang ilan sa mga chikiting na ipit sa siksikan. Balitang hatid ni Cara David. Hapon pa lang, di na mahulugang karayom ang Plaza Miranda at paligid ng Quiapo Church sa dami ng mga debotong inaabangan ng pagbabalik ng poon. Wala pa dito sa Quiapo yung Nazareno, pero ngayon pa lang, sobrang siksika na, tapos medyo sa gitna ng tulakan, nakarinig ako ng iyak. Naipit sa siksika ng isang bata. Dito ka sa harap. Bata yan naman rito. Paulit-ulit ng sinasabihan ng mga deboto na huwag magdala ng mga bata rito. Pero ito ang tagpong nakunan kanina sa gitna ng prosesyon. Isang batang iniaakyat sa mismong andas ng poon. Matapos makapagpuna sa imahen, ang bata halos na ihagis na pababa. Takot ka? Hindi po. Bakit kayo hindi takot? Kasi ang piyesta na po na Nazareno, kahit nasikip pa po, hindi po ako natatakot. Yung bata pa po kasi siya sakitin na po siya. Kaya pinanata po namin siya sa Nazareno. O ngayon? Yun po. Yung simula po naman nata kami, din na po siya sinusumbong, epileptic po siya. Sa aming mag-iipot, ilan pang batang pasan ng kanilang mga magulang ang aming nakita. Si June Alfonso, bit-bit ang kanyang tatlong anak, kasama ang limang buwang gulang na sanggol. Matagal na umanong panata ng kanilang pamilya na ilapit sa puon ng mga bata, maging siya binit-bit daw noon ng kanyang namamanatang ina. Iaangat ko lang po sila. Iaangat niyo. Po, pagtapos ng angat, saka naman po ako sasampa. Sasampa rin kayo? Bibigay ko naman po sa asawa ko. Natatakot na baka dito naman sila magkaroon ay, ng disgrasya o sakit dahil sa... Hindi naman. Bahala na po nung poon na sa Reno ron. Alam po naman po gagabayan po naman nila kami. Bit-bit naman ni Virginia mula pa Bicol ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Jobert. Butot balat at may hydrocephalus. Mula nang ipanganak si Jobert, naging panata na ni Virginia ang dumalo sa pista ng Nazareno. Ngayon po, ano pong balak ninyo? Sasamparin ba kayo mamaya sa... Opo. Kahit po ako mahirapan. Kaya pumain ko lang po yung aking anak. Sana huwag na magdala ng mga bata sa mga prosesyon. Yun lang kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Cara David, GMA News.